Ako ba, nandito ako ngayon sa harap ng ano, sa harap ng Agripay. Ano? So itong kasada na to, makikita ninyo, nung nakaraan, wala pa isang taon to, itong kasada na to. Okay? Ginawa ito, siguro mga 2 buwan tayo naghintay. Tapos nung nayari, nagpulbos agad. So in fairness naman, binireject agad ng munisipyo. Tapos ginawa ulit. Ilang buwan lang, ito na naman, sila na naman. Dahil nga sa dami na pinagdadaanan ng budget, matatapisan ito nung natapisan. Mula sa mayor, sa barangay, at siyempre yung mga konsyel ng bayan, papayag ba yung mga yan? Nawala sila. Diba? So, ayan ang nangyayari sa ating mga kalsada kapag ginagawa. Ayaw nila ng asfalto. Bakit? Kasi ang asfalto madaling ma-repair. O may nakausap na ako engineer patungkol dyan, nasa timpla lang do yan. Kung napapansin ninyo, yung mga private na highways, like T-Plex, diba? Yung mga private na highways, nakikita niyo yung spalto ginagamit nila. Kasi nga, mas madaling i-repair. So, kapag madaling i-repair, hindi sila magkakapera. Okay? Bakit semento? Dahil nasa semento, ang pera. Alright? Sa dami ng under the table, lumiliit na lumiliit ang budget. At syempre, yung contractor, dahil kailangan din naman niyang kumita kahit papaano, tatabangan ngayon yung semento. Kaya yan, ang nangyayari. Wala pang isang buwan, natutoklap na. O nakita ko rin, yung sa may tabi ng bahay ng tatay ng mayor, kailan lang ginawa yon? Ilang buwan pa lang yon. Nakita nyo, pakubako na ngayon. O yan ang nangyayari pag magnanakaw ang mga nakaupo. O boto pa na magnanakaw? Benta pa ng boto? Diba? Okay, sasabihin ninyo, mag-election kaya gumaganito ako. Tama, mag-election kaya ako gumaganito dahil malapit na naman bumoto ang mga, ating mga kababayan na kahit sana pa paano ay mamulat sa mga ganitong klase ng mga nakaupo. O ano, boto pa na magnanakaw. Diba? Tingnan nyo, hanggang dun yan. Hanggang dun yan. O diba? Kisip-sip tayo. Magbenta ng boto. Alright? O yun lang naman mga kayo, maraming lang sa namasin ko.